Hola, amigo, amigas. Kumusta po kayo lahat? Masigla at masayang buhay sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong probinsyanong doktor, Dr. Alexander Poutan. Bago pong lahat, gusto ko pong i-shout out ang aking pamangkin. Paki-subscribe po yung yung channels nila, yung Miss Aneline. Yan, dikit-dikit lang po 'yan, Miss Aneline. MS Anelyn, Miss Aneline, at saka yung isang pamangkin ko rin, Trip ni Bidokong. Yan, yung Tagalog lang ko, Trip ni Bidokong. Yan, huwag niyo po kalilimutang mag-subscribe, Alexander Otan po, sa YouTube, likes and share. Ating pong pag-uusapan ngayon, gusto kong i-review lang po na una natin yung part 1 natin itong sa hypertension o high blood. High blood. Yan, yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, maghintay tayo ng konti. Kumusta po yung mga first honor rule. Yan. Ganda nga, masiglang araw po. Ngayon ang ating gusto ko lang i-ano yung mga tungkol dito sa mga high blood na tinatawag natin, mga hypertension. Magandang umaga, sir, Mr. Francisco Cruz. Gusto kong reviewin natin itong mga high blood na yan, mga hypertension na yan, kasi may mga issue kasi ako dito na gusto sanang linawin po. Tulad ng kayo po, kung kayo po ay o kamag-anak nyo o mahal nyo sa buhay ay isa sa mga high blood o umiinom ng mga gamot sa high blood, maganda din po kung medyo maano nila, kahit i-replay nyo na lang ito pag mapanood nyo, at least kahit papaano. Alam nyo naman po ang ibig sabihin ng high blood. Ito po yung, siyempre, yung pagtaas ng blood pressure sa normal. Ang para malaman nyo po, para may basic po kayong knowledge, ang normal range po ng tinatawag na high blood o normal o hindi is from 90 over 60 to 120 over 80. Yan ha. Wala kasi tayong blackboard pa eh. So, 90 over 60 to 120 over 80. Ngayon, may mga ibang studies, minsan kinoconsider nila yung 130 over 80. So, isang naririnig ko po kasi lagi sa mga tao sa klinik eh, pag nag-check yung, yung blood pressure, pag halimbawa, gusto nila kasi pag nasanay sila na 120 ang BP, yan, okay, 110 ang BP, yan. Pag nag-check sila, lalo na kung digital, pag nag-103, 100, natataranta na yan. Sabi nila, ala, bumagsak ang BP, ala, low blood. Hindi po yun. Huwag niyo pong gagamitin yung word na bumagsak o bumaba, anemic, mga ganyan, o hypotension. Hindi naman usually na public yung word na hypotension eh. Pero yung word na bumabagsak, hindi po bumabagsak. Ang sabihin niyo po, normal, nagno-normal, lalo na kung medyo mataas ang blood pressure, ang BP niyo, blood pressure, tapos siyempre may papainom ang mga doktor na gamot. Tapos kung mag-check kayo sa bahay nyo, after 3 days, after 5 days, pag medyo nagbaba ng konti yung number, huwag nyo sabihin bumagsak ang blood pressure nyo. Nag-normal, kasi ang normal, tatandaan nyo, 90 over 60 to 120 over 80. Iyon ang normal. So halimbawa, ang blood pressure nyo kahapon is 130, 80. Nag-check ang BP mo, 105 over 70. Hindi po yun bumagsak. Ang sabi nyo, uy, normal ang BP ko. Kasi kung sasabihin nyo bumagsak, siyempre, tataranta ka, parang iinom ba ako ng gamot? Hindi. So, iyan po yung mga maling nakaugalian ng tao minsan. Check sila ng check araw-araw. Hindi po advisable na araw-araw nag-check kayo. Para kayong talo nyo pa yung nasa ICU. So, huwag kayong check ng check ng blood pressure. Mag-check lang kayo. Kung may iniinom kayo, okay, fine. Pag may gamit kayo sa bahay, okay, fine. Siguro i-check nyo lang yung blood pressure nyo like every 3 days o once a week, mga ganyan. Unless may nararamdaman kayong something na medyo hindi magandang pakiramdam nyo in spite na nag-breakfast ka naman, kumain ka, tapos uminom ka ng gamot mo, tapos something-something na hindi magandang pakiramdam mo na parang nangangali ang batok o parang feeling mo parang nasusuka, parang babaliktad ang sikmura mo na hindi mo maintindihan. So yun, mag-check kayo ng BP. Kasi usually, ang mga simptomas po minsan na nataas po ang blood pressure natin kahit uminom tayo ng gamot is yung para bang babaliktad ang sikmura mo na hindi mo maintindihan.
parang nasusuka ka. Akala mo hyperacidic ka lang or what, pero yung blood pressure pala mataas. So i-check nyo po yon, yung blood pressure nyo. Or pag hindi kayo makakatulog sa gabi, busog ka naman, wala ka naman problema, nakainom ka naman ng gamot, pero bakit parang hindi ka makatulog? Yan, may isang oras na, dalawang oras na, na hindi naman dating ganun. I-check nyo yung blood pressure nyo. Baka kasi napasarap kayo ng kain, baka may nakain kayo na something na medyo maalat na hindi nyo alam na tumaas ang blood pressure. So, kung ano ba yung sinabi ko kanina, kung parang nababaliktad ang sikmura nyo, parang, I mean, hindi kayo makatulog, tapos parang something na pa-anxious ka, na parang bakit kayo ganitong pakiramdam mo, hindi ako papakali, mga ganyan. So, i-check nyo po ang blood pressure nyo. Hindi yung araw-araw, umaga-gabi, nag-check kayo ng BP. Hindi po maganda yun kasi nakaka-stress din po sa inyo. Hindi lahat ng tao may nararamdaman. Tulad yan, yung pangangalay ng bato, mas masakit ang ulo, hindi po lahat ng tao ganun. Yung binanggit kong tatlo kanina na una, yun ang usually common na nararamdaman ng tao. Though, anyway, hindi talaga advisable na araw-araw nag-check ang BP. Okay, so, ngayon, kung digital ang ginagamit yung pag-check sa blood pressure nyo, eh, bumaba nga. Parang nagiging, halimbawa, 95, 98, o kaya 100, over 60. Huwag po kayong mataranta. Importante yung pakiramdam nyo. Okay. Okay na po doon, ha? Ayun po yung first lesson today, yung dapat alamin nyo yung normal bracket ng normal range ng blood pressure. Ulitin ko na naman, from 90 over 60 to 120 over 80. Though some studies are claiming sometimes na 130 is still considered normal, but going to stage 1 na po yon. Malinaw po? Malinaw. Ngayon, ano na lang po, kung may mga questions kayo, tanong-tanong lang, i-likes nyo na rin ito. Tamsak pala. Tamsak nyo daw. Tamsak. So, iyon po ang blood pressure na tinatago, alta presyon, yung pagtaas ng blood pressure. Ang tanong, ano ba usually ang nagpapataas ng blood pressure? Given na po yung edad natin, kasi nung ikaw ay elementary, high school, college, siyempre i-compare natin ngayon, may pamilya ka na, nadadagdagan ng pressure, stress. Number one factor po dyan yung edad. So, siyempre, ang ibig sabihin nun, nung high school, college ka, happy-go-lucky, I mean, just taking, hindi naman sa ano, parang hindi man natin pinaprioritize yung health, lalo na kung busy ka na sa trabaho, professional ka na, working mother, working father ka na, may mga anak ka na. So, dapat magiging isa na po yun yung listahan nyo, yung health nyo. Hindi lang yung Meralco bill, hindi lang yung upa ng bahay, pamalengke, pero siyempre, number one dyan yung health. Nasa listahan nyo na po yun. Yan. So, dahil isang factor nga po yung edad. Siyempre, isa sa stress. Kasi it's a multifactorial na tinatawag. Yung isa pang, isa sa mga factor din, siyempre, of course, yung stress. Of course. So, edad, stress. Siyempre, kasama na dyan yung responsibility bilang tatay, bilang nanay. Kung unmarried man kayo, still, marami pa rin yung responsibility. Usually, yung mga uncle, tita na walang na bachelor, marami pa rin. Mga pamilya, pamangkin, mga ganyan-ganyan. So, stress pa rin. Of course, pupunta tayo dun sa food. Hindi naman po nakaka-high blood ang manok. Hindi naman nakaka-high blood ang alimasag, uhipon. Hindi po nakaka-high blood. Hindi rin nakaka-high blood yung yung meat, yung karne, lalo na sa ating mga Pinoy. Anyway, hindi wala namang nakakaintindi na Arabo dyan yung mga tinatawag nating mga karne ng baboy o yung mga pork chop, hindi naman yan nakaka-high blood. Alamin natin na basically is everything na sobra is masama. So ang kaya tayo nahahigh blood sa alimasag, kaya tayo nahahigh blood sa manok, because of the timpla, salt, that is one of the major culprit of hypertension. Salt. Eh, ang Pilipino kasi, magpiprito ng isda, hindi niya mailagay sa mantika. Pag agalitan ka ng nanay mo o lola mo na ilagay mo yung isda, tilapia o galunggong sa palayok na, walang asin. Yan. Ganyan, naririnig ko din yan. Inwalit ako na. Lagyan mo na asin. Ganyan. O kaya mag-iihaw tayo ng dalag sa bukid o kaya sa tabing dagat. Laging may asin.
eh magsasawsaw pa tayo ng bagoong mamaya na may sili, may patis, may sili, di ba? Ayan na naman, patong-patong na asin. Kaya yun po yung isa sa mga nagkukos ng hypertension. Kung kakain kayo ng alimasag, alimango, kakain kayo ng ano ba ba yung ano dito, yung mga hipon-hipon na yan, hindi yan po ang nakaka-high blood. Ang nakaka-high blood, yung timpla. Kasi i-steam nila yung alimango, wiwisikan pa ng asin yan, o kayo yung alimasag, ihahalabos, lalagyan at lalagyan ng asin yan. Bakit? Kasi subukan nyo po ng ano, subukan nyo po ng wag maglagay ng asin. May hipon, hinugasan nyo lang, halabos bas only, walang halo-halo. Gusto nyo lagyan ng bawang, whatever, etc., butter, sige. Okay, maglagay ng ano, asin pang alat. Kahit yung alimasag, huwag nyong wisikan ng asin. Kainin nyo ganun. Mamaya, mag-lemon kayo. Sausawan ng lemon, suka. Huwag nyo nang lagyan kayo ng patis. Alam nyo na ano naman yan, napag-aaralan, napag-a-adjust naman yung bawas-bawasan yung mga alat. Hindi yung hinahanap-hanap natin lagi yung alat, bagoong patis, toyo, mga ganyan. Subukan nyo lang. And then yung mga gamot na inire-reseta ng doktor, unti-unti, natatanggal na yan, tinatanggal na. Para kang nagda-drive. Sa lagi kong sinasabi naman sa inyo sa mga pasyente ko, ang mga gamot, para kang nagda-drive. Nagda-drive. Nagkakambyo kaya, nag-a-adjust. So, kaya ko nabanggit po ito dahil may mga natutuwa ng mga pasyente minsan na, sir, bakit 10 years bago ka bumalik? Sinasabi ko binibiro dahil minsan 2 months, 3 months, hindi sila pupunta, 4 months. Kasi daw pala, binibigyan pala kayo ng mga insurances nyo, tinatawagan kayo, binibigyan kayo ng good for 3 months, which is not practical. Pasensya na kayo kung inuulit-ulit ko naman sinasabi ko kasi iyon lang naman talaga ang lakaran ng nangyayari araw-araw eh. Paalala ang gamot sa nakakalimot ng sinasabi. Kaya hindi po advisable na yung iniinom mo na gamot noong January, excuse me, yun din ang iinumin mo ng February, yun na rin ang iinumin mo ng March, na hindi ka na bumibisita sa doktor mo, which is not good, which is not practical. Kasi, sige, kahit hindi kayo driver, pag inilabas nyo ba yung sasakyan nyo sa garahe, naka-primera lang yan o naka-trust, umusad na yan sa kalsada sa inyo, sa barangay. Lalabas ka na sa subdivision na, sa highway ka na, naka-primera ka pa rin. Sige nga. Di ba practical? So ina-adjust yun. Ina-adjust yung kambyo. Ina-adjust din yung gamot. Ganun po yun. Ganun po. Okay? So I hope na medyo nagiget nyo. Mabilis ba ako? Hindi. Mag-comment lang po kayo kung meron kayong ano. Kung mabilis ba ako o may tanong kayo, mag-comment lang po kayo. Mr. Roxanne Sitkar, magandang hapon. Hapon na ba? O hapon na pala? So, magtanong lang po kayo kung ano. Basta ituloy ko lang po yung, ano, yung discussion natin is high blood ngayon. Yung topic natin, part 1. Part 1. So, iyon ang mga causes ng pagtaas ng blood pressure. Ulitin ko na naman yung hindi pa nakarinig. Edad. Siyempre, edad. Siyempre, isipin lang natin na nagiging, ano tayo, nagiging cute. Edad, stress, of course, responsibility. Hindi tulad nung elementary high school, uuwi lang tayo. Nay, anong ulam? Anong ano? Ititingin lang tayo sa lamesa. Eh ngayon, hindi. Tayo na, nag-iisip. Ano kayang iuwi kong ulam? So, edad, stress, food, of course, food. Itong food, under dito sa food, ito nga po yung maalat. Iyon ang number one. Kaya kapwa kong mga Pilipino dyan, mga kamukha ko dyan, mga OFW yung mga Pinoy, kung po pwede po, turuan nyo yung dila nyo, yung bibig nyo, yung panlasa nyo. You have to train it slowly, slowly, slowly na magiging matabang. Pero hindi ko sinabing bawal ang asin. Magkakasakit din tayo nyan pag hindi tayo nag-asin. So meron ding sakit na makukuha pag walang asin sa katawan. So, kailangan din natin yung sodium na tinatawag. So, yung salt. Maliban dyan sa mga pagkain na yan, kaya yung salt. Actually, yung dun sa iniinom, ang Pilipino, halos hindi pa nakakamumog, nagtitimpla na yan ng kape. So, yung maitim na inumin pa rin ha, yung sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, I hope na ma-share nyo ito para marinig din, mapanood yung mga ibang mga kamag-anak nyo, kahit saan man sila, lalo na yung mga high blood na, ang kulay itim, usually ang Pilipino, sanay yan sa barako, kape, tsaa, kasama of course ang mga PepsiCo and even chocolates. May mga caffeine kasi yan eh. So yun ang bawas-bawasan. So gawa na lang kayo, parang ginagawa ni Lola, yung sunog na bigas. Yun na lang kakapihin natin. Kung gusto nyong kumawala sa mga maintenance na tinatawag,
alam ko na itong mga kapwa kong mga, ano, mga kamukha ko diyan, mga Pilipino diyan is allergy sa salitang maintenance. Pag sinabi maintenance, ang pagkakaintindi nila ang synonyms, ang kapareho ng word na maintenance is habang buhay. Hindi naman yung totoo, sus ko, Ginoo man. Hindi naman ganun. Pag sinasabi naman ng doktor, i-take nyo to maintenance you for 1 month. 1 month only. Hindi naman sinabing 30 years o habang buhay. Hindi po yan. But the bottom line is you have to visit your doctor every month. Huwag po kayong tatamarin. Lalo na't itong may mga pinaharap na tayong pandemic. Though, up to now, wala naman tinatawag na direct relation, direct correlation ng high blood sa corona. But syempre, kung ang isang sasakyan ba naman medyo kalbo na yung gulong, halimbawa, o yung radiator may tumutunog, tapos itatakbo, sasabay pa na may bagyo pa or whatever, sa tingin nyo kaya alin pipiliin nyo? Itong sakyan na to o itong walang ongoing na problem? Diba, syempre, mas gusto nyo yung walang nararamdaman. Kaya isang factor din yan na i-ment na para for healthcare, ikang nga is you have to focus on your self, lalo na sa may mga high blood, may mga ginainom na high blood. Alam nyo, ang high blood, parang puno yan. May mga sanga-sanga din yan. May mga ibang pwedeng magiging, kalalabasan yan na hindi maganda para sa katawan natin. Kaya we have to maintain a physical healthy lifestyle na tinatawag. So maliban po doon pagkain, asin, sa maitim na inumin, mga kape-kape na ganyan. Other than that, syempre of course marami pang ibang bagay na pwedeng precipitate ikang sa blood pressure. But the bottom line is stick tayo doon sa lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, yung A, we have to have a balance and good nutrition. Yun nga, nabanggit na natin. B, ito po yung huwag nyong kalilimutan po, yung lagi kong sinasabi, yung exercise, yung heart nyo. Because exercise is the best vitamins to maintain a strong immune system. Sabi ko nga, pampahaba ng buhay, kontra cancer, kontra bacteria, virus, kontra pandemic, mga ganyan. Sa stress, of course, ang kalaban talaga natin is stress. Sabi nga nung isang nag-comment, nag-reply nung sinabi kong nangingima yung kamay sa kabibilang ng pera, siyempre, ang natural na sagot minsan natin, walang mabilang, ganyan, kunwari, mga ganyan. So, yung stress, isa din po yan sa malaking makokontrol ng exercise. So, yung A, good nutrition, healthy foods, B, exercise, and then saka tayo pupunta sa C, yun yung mga gamot. Yan, yun yung mga gamot na nire-reseta namin mga doctors, mga ganyan. So, those are the basic causes ng mga hypertension o high blood. Yan, kaya huwag kayong tatamarin po, masyal po sa mga doctors nyo, ha? Ngayon, yun, nasa, yun nga, yung mga exercises natin, yung mga monthly visit sa doctors nyo, yung proper choosing of foods, yung pagtitimpla-timpla yan, lalo na yung mga chef, yan. So, ingat-ingat po tayo. Now, ang isa sa mga gusto kong intindihan nyo ngayon, na pagdating, kasi siyempre, overall is the pandemic ang problema natin. Gusto ko lang pong bigyan kayo na updates, ha, pagdating sa coronavirus. Wala pa rin pong gamot hanggang ngayon ang coronavirus. So kung meron po kayong mga nakikita dyan sa social media, blah, 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 and everything, well, hindi natin sure, pero basta importante, hindi natin masasabi na those are 100% fake or what, but the point is, masasabi ko sa inyo, even vaccine hanggang ngayon is uncertain. Wala pa rin kasiguraduhan yan, yung mga vaccine, yung mga gamot-gamot, wala pa. But we have some management na tinatawag. Meron tayong tinatawag na symptomatic treatment for corona and everything in any aspect, in any other medications. But there's no still specific cure for corona. Kaya huwag kayong parelax-relax yan.
Yung iba kasi parang naririnig ko dyan, syempre parang pinapagaan lang pakiramdam nila yung, uy, makunti na yung ano, yung mga new cases, okay, fine and all right. But still, no certainty kung kailan kakalma itong pandemic na ano, kinakaharapan natin. Kaya iyon ang gusto kong ano, tuwing ako'y nagla-live na ganito para ipaalala sa inyo mga kapwa kong mga ano, mga Filipino, not only Filipinos, if they, you can understand some non-Filipinos, na still we are on the middle of uncertainty when it comes to pandemic. Okay? So, questions. The table is open for questions po. Yung mga konting viewers natin dyan. So, you can share para yung mga kamag-anak nyong may issues dito. Thumbs up naman dyan. And, anyway, yung mga hindi pa nakapanood na nakalive ako ngayon, pwede naman nilang panoorin later. Replay na ganyan. So, lagi ko pong ano, paalala lang, pag may mga questions kayo na hindi nyo masabi, isulat nyo lang sa papel para sa susunod, pag nag-live ulit ako, may tatanong nyo po. Yan, may tatanong. So, ano pa yung gusto nyong topic? Ito kasi sa ano, ito kasi yung part 1 ng hypertension. So, sa susunod, syempre, natural, may part 2 yan. So, ano pa yung mga gusto nyong issues? Saglit, isip-isip tayo. Kaya, yun po yung number one po. Kung gusto nyong makawala sa mga gamot nyo sa high blood, discipline. Discipline. Ang hirap bumili ng disiplina, sa totoo lang, sa butika. Ewan ko kung may stock na ngayon doon. Baka wala pang stock na disiplina sa butika. Kaya yung may mga high blood dyan, may mga kamag-anak ng high blood, ha? So, panuorin nyo lang ito. I-replay nyo kung gusto nyo. So, yan lang po yung mga basic na pwede nating ano, pwede nyong tandaan para medyo masayang buhay, kumbaga. Masayang buhay. So, ano pa ang, ano? So, no questions. You can ask questions. So, part 1, hypertension. So, wala na akong ano, pwedeng maiisip pa na ano, may dagdag natin dyan or what. Pero, ano ah, walang bawal na pagkain ah. Hindi ko sinabing bawal ang bagoong. Hindi ko sinabing bawal ang patis or what. You can eat everything, but you should do it in moderation. So, and yung mga may kasalukuyang matataas, halimbawa galing kayo sa doktor nyo, sinabihan kayo na yung mga laboratories yung medyo ganito, may sabit ng konti sa cholesterol or hindi na tawag na triglyceride. Kung familiar po kayo sa triglyceride, yung ibig sabihin sobrang kanin, eh bawal pa po, hindi po advisable sa inyo yung tawag dito, mag-jogging, tumakbo, mag-basketball, ha? So ingat-ingat po kayo. Iyon may mga paalala lang naman, paalala lang. Habang hinihintay po natin yung ano, yung kung may mga ano, may mga maiisip kayong tanong or what, o mag-break lang tayo saglit. Mag-break lang po ako, ha? Diyan lang po kayo.
Okay, I'm back. Sorry. Hello, hello, ma'am. Ma'am Amor. Medyo na-late ka o napanood mo yung introduction kanina o medyo late kayo? Tungkol po sa blood pressure itong topic natin ngayon. Part 1, hypertension. So, the table is open for any questions. Share nyo po, share para yung mga kakilala nyo may high blood. Kumusta, kumusta? Ano pong ating ano? Yan. So, kanina yung first part of this ano this live is nabanggit ko po yung ano kanina yung ating basic topic. Bali part 1 po ito, magkakaroon pa tayo ng part 2. So, ihanda niyo lang po yung mga questions niyo pagdating sa hypertension. Wala, ang tawag dito, isip tayo kung anong pwede nating i-ano pa, idagdag dyan sa tungkol dito sa hypertension na ito. Anyway, sa part 2, pwede nating masagot lahat ng katanungan nyo. So, ang basic there is, bottom line is, alam nyo yung dapat yung ano, gawin para maiwasan natin itong mga komplikasyon ng mga high blood na yan, itong high blood na yan. Kaya nga po may mga nakalagay dyan na paano iwasan ng stroke? Paano iwasan ng heart attack? Eh, yung stroke, heart attack, mga kidney failure na yan, iyan po yung mga sanga-sanga na lang yan eh. Sanga na lang yan ng mga hypertension. Yan, yan yung mga, kumbaga, isa sa mga factor na nagkukos sa mga ganyan is itong hypertension. So, bakit doon tayo pumupunta agad? Yung iba kasi siyempre hindi naman ano, may mga topic na gano'n na stroke, heart attack. Pero huwag kanyong kalilimutan yung pinakaugat nun. Pinakaugat is isa yung high blood na yan. Kasi high blood, kaya na tinawag na high blood pressure is parang sobrang pressure, sobra yung puso sa pagbomba. Maraming factor kung bakit yan. Yun ang nabanggit ko nga kanina. Kaya yun ang number one natutukan din natin. Kaya common, narinig natin yung high blood. Pero dapat talaga is, siyempre ulit-ulitin din natin para mabigyan ng warning yung mga, ano, yung mga kababayan natin, kamag-anak, lalo na yung mga mahal natin sa buhay na magkakaroon na ng mga blood pressure na ganyan. So, at least, andito lang ako para palalahanin ko kayo. Palalahanin. Yan. So, meron pa tayong remaining late ng gising, sarap ng tulog pala, ano? Ako na nga din po, nagising ako mga 4 o'clock. Maaga ako natulog, maaga ako nagising. Tapos ito, natulog ulit ng mga bandang 7. Medyo late din ang konti. Tapos may mga nagpapatulong na sa hospital, plan sa consulate, may nagpapatulong na. So may dumating kanina, yung nasikaso ko naman, yung mga ito, ganyan. So ayun. So ngayon lang ulit ako nakapag-live kasi hinintay ko munang matapos yung mga taong dumating, yung mga issues sa consulate, mga ganyan. About health nila, ganito. Yung tao, hindi yung taga-consulate, ha? tinutulungan ng consulate. Yan. So, yun po. Marami tayong, ano eh, marami tayong magandang pag-uusapan sa totoo lang. Marami tayong pag-uusapan. Minsan yung oras lang kasi, yung oras natin hindi magtutugma. But, basta sabihan lang po yung mga, ulitin ko lang, ha? Patulong lang, pa-shoutout lang yung mga hindi pa nakasubscribe. Pero I hope na nakasubscribe na kayo. Kayong mga people watching right now, I hope nakasubscribe na kayo sa YouTube, Alexander Otan lang. Paki-ano na rin, shoutout ko na rin yung ano, channel ng mga pamangkin ko sa States para you can see some adventure in States. Yung kapatid, yung si Miss Annelyn, yung M-S-A-N-E-L-Y-N. Dugtong-dugtong lang po yun. Miss Annelyn, M-S-A-N-E-L-Y-N. Yan, saka yung kapatid niya, si Tagalog na Tagalog naman yung channel niya is Trip ni Bidokong. Trip ni Bidokong pala. Trip ni Bidokong. Paki-subscribe po. And then,
Ang kailangan po kasi dyan, yun, nabanggit ko lang yan po kanina. Ang normal na range ng blood pressure nga po is 90 over 60 to 120 over 80. Some medical experts are claiming 130 over 80, na ganyan. Kung 5 years na po siyang nagtitake ng gamot, ang tanong, meron po ba siyang monthly na check-up sa doktor? Kung wala siyang insurance, pinakamura na itong hospital natin. So pumunta lang para, yun nga sabi ko kanina, kung yung unang part of this walitaktakan natin is para nga pong kayong nagde-drive, may cambio yan. Ina-adjust po yan eh, yung gamot. Ngayon, hindi naman doon para malalaman natin kung dapat ba ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot o hindi. Ngayon, kung ganyang nakokontrol naman po at ipasok pa niya yung sinabi kong A, yun nga po yung healthy and normal balance na food, and B, yung regular exercise, eh baka possible candidate siya na pwede na hindi siya uminom ng gamot. Madam, meet some more. Kanino pong doktor yan? Kung sa ibang doktor naman siya, I don't know kung ano ba yung mga kasalukuyang gamot niya. So I don't know. Siguro the best is kung sa ibang doktor, ibang hospital siya nagpupunta, kung gusto niya pumasyal isang beses po sa akin sa clinic para ma-assess natin at saka idalhin niya po yung mga previous laboratories for the past like two to three consecutive last laboratories niya. Pwede siya pong pumunta dito. Para maano natin, may paliwanag ko lalo. Kung nagpapatingin po siya sa, saan po ba? Sa Pilipinas po ba siya manamo? Nandito sa Saudi. Saan po siya? Saan yung tao? Sus, Ginoo. Pumasyal naman kasi kayo sa akin. Kayo, madam, Diyos ko, never kayong pumasyal sa akin. Never pa. Pumapasyal kayo dito sa hospital, iba ang pinupuntan yung doktor. Subukan yung pumasyal isang beses. Dalhin nyo yung mga old records ng laboratories. Like 2 to 3 last consecutive laboratories nyo. Mas ganda yung ganon para ma-assess natin. Ma-assess. So, ikaw pala eh. Di mas maganda para ma-ano po natin. Pasyal po kayo sa next. Okay, meron kayong medicine. Ituloy niya lang po muna. Pag yung malapit nang matapos, like 2 days, 1 day, 2 days, 3 days na lang, then pumunta po kayo. Ngayon kung sa tingin nyo may 2 months na yung last na laboratory nyo, mag-fasting na kayo. At least 8 hours. 8 hours lang from the last food you eat rice. Yan. Para ma-assess natin, madam. Baka magkikita na naman tayo sa balad. Sa balad naman kasi nakikita tayo sa sarawat eh. It's okay, no problem. Para maano po natin, ma-update natin. Ma-update natin yung kondisyon. Yan. So, ano pang questions sa high blood pressure. Ah, ito pala. Meron pala tayo dito ng ano. Kondisyon sa blood pressure. Sige, di bale. Iano natin yan. Okay, so ano pang pwede nyong itanong po? Mga katanungan nyo sa blood pressure. High blood pressure. Yan. Mamaya yung ano, pwede nyong i-start na i-view, start itong live natin. Andun po, medyo inimay-himay po natin yon kung ano po ba yung high blood pressure, kung ano bang possible na magkukos ng blood pressure. Yan, kung paano ba maiwasan ang pagtaas ng blood pressure natin. Yan. Kung ano po yung nakakaapekto. Basta importante, wala pong bawal na pagkain. But in moderation. Yan. So, share nyo rin. Tamsak naman yan. Tamsak daw.
Okay, so kung wala na pong mga katanungan, meron tayong part 2 nito, part 2. So, antabayan niyo lang po yung part 2 natin. Basta ang topic lang po muna natin is about hypertension. Pwede din naman po yung mga ibang issue. Ang tawag dito, ano ba yung kanina kasi may mga ano sa marami kasing factor yan. Kanina may dumating dito yung ano yung thyroid, goiter, thyroid. Meron kasing hypo, hyper naman na kukos din ng blood pressure. Minsan yung iba kasi gamot ng gamot sa hyper sa high blood, hindi naman kaya naman pala hindi nakokontrol kasi may connection naman pala sa dito sa thyroid gland na tinatawag, thyroid. Lalo na yung meron kasi diyan yung hypo and hyper niya. Eh sa kanya, ngayon lang na-discover kasi sa iba din kasi sa hospital po nagpupunta, siyempre minsan yung communication, ano na, ibang lahi ng doktor. So, kanina lang niya nalaman. Eh actually, nakabili na ng ticket yan. Exit na raw, exit, uwi na lang kasi ganito, ganyan, mga pakiramdam niya and everything. O ngayon, kakancel na yung ticket. Sabi ko, that is not a good idea naman na uwi ka. Bakit uwi ka? Gawa na ano. Sabi ng mga kapatid niya, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Gawa nga itong lockdown, tapos uwi ka pa. Kaya sabi ko, hindi naman yan ang solution. Maganda rito, nandito ka, may insurance ka, meron man o wala, at least may sweldo. Sa Pilipinas, sa tingin nyo kaya, yung kinikita natin dito, kikitain natin agad-agad doon. Sa tingin ko, ngayon hindi. Halos sarado lahat, halos mga clinics, sa hospital nga, halos ayaw magtanggapan din. Takot din na mga tao lumabas, hindi lang sa takot, bawal. So, anong saan natin sa ano sa Pilipinas, medyo higpit-higpit ngayon, kaya hindi po yun ang ano ang yes ay mag-fasting na rin po kayo para pagdating niyo doon pag i-assess natin yung mga nararamdaman niyo eh para hindi sayang yung lakad yung oras baga. So, SF-SF lang. Kung ano pa yung last na itatanong natin, SF-SF, kung may itatanong pa kayo dyan. SF-SF. It's all about hypertension. Kung meron ding ibang topic, okay lang. Sige, kung magtanong kayo. Alanganin tong ito kasi pagla-live ko anytime. Kung anytime na free ako, sige, live. Tapos di baling sundutan ulit natin mamaya. Oh, Ma'am Lucy De La Cruz. Pasyente ko ba kayo na ano dito sa ano? Dini. XOFW. Bakit X? Umaapaw na po ba? Umaapaw na kaya ano, parang what do you mean X, yung hindi na kayo nag-work, baka naapaw na sa loob. Buti pa kayo, Ma'am Lucy, Lucila De La Cruz. Yan. So, yan nga po yung naging topic natin, yung mga medyo late. Pwede nyo ano, i-replay nyo na lang ito mamaya. Replay. Itong video para marinig nyo yung first part, unang portion. So, susundan natin ito kung may mga katanungan dyan sa ano, sa mga hypertensions. Basta yun lang po ha. Up to now, ang latest, yung current ano natin is wala pa pong cure for pandemic, for coronavirus. Wala pa. Kaya huwag tayong masyadong makampante. Okay, break lang po. Saglit, may tawag lang. Thank you.
I'm back. Sorry. Kung kailan po siya nag-positive, sorry ko siya, di ba nagbibigay tayo ng 2 weeks. So, depende rin po kasi yung response ng ano niya, ng katawan niya sa ano, sa condition niya. Hindi ko masasabi kasi una, nagda-dialysis. So, ibig sabihin talaga medyo ano yan, medyo immunocompromised yan, medyo mahina ang ano. So, kailangan ng, hindi ko masasabi po kung hanggang kailan yan ano. Kung recap lang pinag-usapan natin na I don't know, only God knows, kasi nagda-dialysis na po yung friend nyo, but it's better siguro, ano, dyan lang muna sa, ano, sa hospital yan. Hello, Team Wapak. Good morning, good afternoon na po. Asan nung ba kayo? Since Saudi, afternoon. Afternoon na. Kumusta po? Nice to see you. You're around watching Team Wapak. Ano to? Wapak o Sapak? Wapak. Yung pasyente nyo po, Ma'am Mitsamura, ano? Siguro better huwag magmadaling lumabas sa hospital. Kasi mas maganda na sa hospital yan. Dialysis, so once a week, twice a week sa nagda-dialysis. Kaya yan ang sinasabi ko eh. So bago kayo pumunta ng dialysis, kasi meron na kayong kidney problem. So bago tayo dumating sa mga kidney complications na tinatawag, kidney damage, you have to be very vigilant with your health. Lalo na yung hypertension na yan. Isa yan sa sumisira. Ano po yan actually eh? Ito dalawang factor na sumisira sa ano sa kidney. One is hypertension, uncontrolled blood pressure. Kaya huwag matigas ang ulo. Pangalawa, diabetes. So bago pa lang kayo pumunta sa renal kidney failure na tinatawag at babagsak sa dialysis, abay, dapat dito pa lang, sa blood pressure pa lang, tutukan na. Tutukan yan. Huwag binabaliwala. Pwede naman kasing hindi habang buhay na uminom kayo ng gamot sa, sa high blood or any kind of conditions kung may disiplina talaga sa katawan. May disiplina sa sarili. Andiyan ang Panginoon. God is watching, God is with us. So there's no impossible with God. Lagi kong sinasabi sa pasyente, walang imposible sa Panginoon. Kaya keep on praying at saka yung ikasabi ko nga, stick with the doctor's advice para hindi na kayo aabot sa kidney damage or whatever and then it will later on resort to dialysis. Hay nako, mahirap man banggitin pero once dialysis started, pag nandyan na kasi pumasok, umentra na yung word na dialysis, eh, ibig sabihin, parang sometimes it's dinatawag nilang parang sa James Bond ba yun? Yung point of no return. Yan. Hindi naman totally iwasan, bawasan, yan, bawasan po yung mga ano, bawasan yung mga sobra. Yeah. Sana di baling
pera na lang sana sumobra, pero kahit pera masama eh pag sumobra. Kahit pera sumobra. Kaya health talaga is the best. Health is wealth talaga. Yun na lang ang sobrahan natin na kayamanan yung kalusugan natin. Kaya exercise pa rin. Madaling sabihin, mahirap gawin. So, para maiwasan natin, kasi iba na yan. Pag sinabing dialysis, isa yan sa mga scenario, isa yan sa mga late complications ng hypertension o high blood. Kaya dumabagsak na tuloy sa tinatawag na dialysis. So, ayun pa rin. Yan pa rin ang lagi paalala. Bantayan ang sarili. Huwag matikas ang ulo. Huwag pilosopo. Marami dyan. Alam nyo naman ang Pilipino eh. Lagi yung sinasabi, ang Pilipino matatalino, pasaway, pilosopo. Yan. Yung mga medyo may edad naman, minsan, inborn yan. During the development pa lang sa tiyan ng nanay, minsan, lumalabas yan yung mga edad bago mag-30. Hindi naman lahat, but mostly are gawa ng ano yan, yung development pa, inborn na tinatawag. Ay, nako. Kung sa totoo lang, ito kasi nasa modern world na tayo, millennial, so yung mga pagkain, fast food, and everything, blah, blah, blah. Yan na yung mga, sa mga nagkakos ng itong mga ganito, mga itong mga hinaharap na in the later part. Yung dialysis, isa yan sa pinaka dapat na iniiwas-iwasan natin kung maaari na hindi tayo darating sa ganyang dialysis. Kasi pag dialysis, ibig sabihin, hindi na kaya ng sarili mong katawan na linisin ng ano, dumi ng katawan mo, so kailangan na ng makina. And that is something, ano, that is something not good, sounds not good. Okay? So, meron pa tayong ano, konting sandali bago tayo mag-sign off for the part 1, hypertension o high blood pressure. Yan. Ito yung ating part 1. Balitaktakan sa alta presyon. Alta presyon lang Tagalog, no? Alta presyon, high blood. Alta presyon. O, siguro ganun yun. Alta presyon is mataas ng blood pressure. So, isip-isip lang. Esep-esep. Esep-esep. Basta welcome kayong Ma'am Amor pagpunta doon. Huwag lang Thursday kasi Thursday off ko. As usual, by the way, pakisabi sa mga kilala nyo, schedule for August is 5 to 10 pa rin. And Friday, I think, parang nagiging consistent ng 4 to 9 ang schedule ko pag Friday. 4 to 9. Ilagay ko na nga doon sa, ano, sa clinic mamaya. Kasi sunod-sunod nang nagiging 4 to 9. Palagay ko ganito maghanggang sa ano. Ilang linggo na lang ba? 1, 2. Eh, Friday. Friday 1, 2, 3, tap. Dalawa na lang. Dalawang Friday na lang. Ano ngayon eh? Tama, dalawang Friday na lang. So siguro malamang yun ang magiging schedule ko na hanggang dumating ang September. Pasko na! Berna! Pamasko dyan. Handa-handa na yung pamasko. So any last questions? Hindi na tayo. Pwedeng ano, muna magkanta-kanta. Wala sa mood kumanta. Questions, question po kayo, questions. So, yung mga kasamaan nyo po, kakilala na may mga issues sa blood pressure, i-replay na lang, i-watch na lang nila itong, ano, itong video na ito. So, again, ladies and gentlemen, don't forget to subscribe, likes, and share. Yeah. Yung mapamangkin ko po, ipakisuyo. Miss Annelyn. M-S-A-N-E-L-Y. Miss Annelyn. At saka yung trip ni Bidokong. Nasa States ang mga yan kasi sila yung adventure-adventure, yung family lifestyle yan doon. Mga pag tinatawag na mga typical family lifestyle mga Filipinos sa US. Yan. So i-watch nyo din po. Pakisuyo. Watch.
Any last questions? Ano, nag-iisip ako eh. Nag-iisip ako ng pwedeng nating ano. Hindi ko na kasi ulitin yung manasabi ko kanina itong first portion is ng tape na ito. Paki-review na lang, paki-replay. So, isip lang ako ng pwede nating idugtong pa yan yung mga going to ano, to okay, ito yung gusto ko lang iyan. Speaking of bato-bato sa langit, tamang huwag magagalit po ha. Yung mga mahilig pong nag-ano ng mga herbal dyan, yung mga supplements. Hindi ko naman sa inaano pero mas maganda yung mga natural na mga ano na yan, mga food, lalo na kung fresh. Kasi hindi na po natin kalilimutan na lahat ng ano sa minsan sa business negosyo eh may mga kahalo kasi ano yan eh. Kumbaga sa mga synthetic na pinoproduce nila mga supplements. So, okay, it's break time again, ladies and gentlemen, saglit lang po. Pasyente. So anyway, so be it. So this is the end of the part 1, balitaktakan sa high blood pressure. So i-reserve nyo po yung mga questions nyo. I-ano natin sa part 2. So ito naman kasing mga anong balitaktakan natin is parang chapsuy, halong-halo na yan. Kung ano yung mga pwede nyo itanong, hindi lang porque high blood, kung may pwede kayong itanong na ibang bagay, ibang tungkol sa medical, tanong nyo lang po. Don't hesitate. Basta isulat nyo lang po. Sulat nyo yung mga tanong-tanong niya, kahit anong questions niya. So meron pa tayong 3 minutes to sign off. Salamat sa watching. Salamat. So don't forget. Alam nyo na. So yun na yun. Basta salamat po sa pagtsatsaga. Bigla na lang ako susulpot ganun kasi wala tayong exact time. Parang palitaw, lulubog, lilitaw. Yan. Isulat niyo sa mga papel yung mga questions para hindi niyo makalimutan po. O yung mga magsisikain dyan ng salamat. Salamat. Kayo din. Keep safe. O yung mga kakain dyan, wag na naman mag-aalat-alat po ha. Tapos pawasan ng alat. Okay, salamat. See you again. Subsasi, we'll try natin mamaya. Mamayang gabi. After duty, kasi mamaya duty na. So, kita-kits na lang ulit. Kita-kits. Okay. Bye-bye.
Sudah, dari itu